Eto na nga mga tiyong, marami tayong updates patungkol sa Gilas Pilipinas. Gilas new lineup sa Asian Games, makakapalag nga ba? Renz Abando, bakit nga ba hindi nakapasok sa lineup ng Gilas ngayong Asian Games? Sa nakalipas nga na FIBA World Cup ay ito ngang si Renz Abando ang pinaka nagpakita ng magandang performance para sa ating national team na Gilas Pilipinas. Limitadong minuto nga lang ang nakuha ni Renz Abando under coach Shot Reyes. Pero kapag ipinapasok naman ito ay grabe nga ang impact niya sa Gilas dahil sa kanyang napakasipag na laro, hustle play at lalong-lalo na pagdating sa depensa. Madali nga lang nabablock shot ni Renz Abando ang bola kahit pa malalaking player ang kanyang binabantayan dahil yan sa kanyang athleticism at napakataas na talon. Pero ngayong Asian Games nga mga tiyong ay hindi nga naipasok itong si Renz Abando sa Final 12 lineup nitong si Coach Tim Cohn. Nabanggit na nga ni Coach Tim na kung sino yung dadalo ng practice ng Gilas ay yun na nga daw yung magiging lineup niya sa paparating na Asian Games. Wala na nga daw mangyayaring Gilas pool dahil kapos na sila sa panahon at mag-uumpisa na nga daw ang Asian Games. Ang focus nga daw ni Coach Tim para sa kanyang kupunan ay agad na maka-adapt ang mga players sa kanyang sistema. Nabanggit nga ni Coach Tim na gusto niya si Renz Abando ngayong Asian Games. Panigurado nga daw na magsha-shine at madodominayan ni Renz Abando dahil sa FIBA World Cup ay napakaganda na ng kanyang laro. Ano pa daw sa Asian Games? Kasama nga daw si Renz Abando sa pinagpipilian ni Coach Tim Cohn. Gusto rin daw ni Renz Abando na maglaro sa ating national team. Ang problema nga daw ay yung kupunan ni Renz Abando sa Korea. Nang hingi nga daw sila ng approval, pumayag daw nung una pero bigla nga daw nagbago ang isip dahil ang sinabi ng KBL ay hindi nga daw FIBA sponsored ang Asian Games. Hindi nga daw nila obligasyon na i-release ang kanilang mga players. Sa FIBA World Cup nga daw ay pwede. Pero ngayong Asian Games ay hindi nila pinapayagan si Renz Abando. Para sa akin mga tiyong, ay napakalaking sayang nitong si Renz Abando para sa Gilas ngayong Asian Games. Napakalaki nga sana nang may kukontribute nito para sa ating national team. Lalong-lalo na pagdating sa depensa. Noong FIBA World Cup ay puro depensa lang ang naipakita ni Renz Abando. Pagkakataon nga sana niya ngayong Asian Games na may pakita naman ang kanyang opensa. Magiging maganda rin sana yung posibleng magiging tandem nila ni Calvin Abueva. Imagine nyo, magsasabay si Renz Abando at Calvin Abueva ay lockdown defense, malala talaga ang mangyayari dahil pareho nga silang lockdown defender. At malaking boost sana yan para sa Gilas Pilipinas ngayong Asian Games. Pero hindi na yan magagawa ni Renz Abando dahil hindi siya pinayagan ng KBL. Pero tignan na lang natin, first practice pa lang naman ng Gilas. At malay nyo naman, magkaroon ng himala at biglang payagan si Renz Abando na maglaro para sa ating national team. Sa kabilang banda, Gilas new lineup sa Asian Games, makakapalag nga ba? Sa binuong 12-man lineup ni Coach Tim para sa Gilas na maglalaro ngayong Asian Games ay kapansin-pansin nga na puro veterano ang kinuha ni Coach Tim Cohn. Maraming ang Gilas fans ang natuwa dahil yung mga paborito nilang players ay ipinasok ni Coach Tim Cohn. Pero marami nga rin ang nababahala dahil puro matatanda ng araw at mga injury prone pa. Ang tanong, makakasabay nga ba ang ibinuong lineup ni Coach Tim Cohn? Para sa akin mga tiyong,
ay ang pinakamagiging advantage ng lineup na yan ni Coach Tim Cohn ay yung kanilang experience. Experiensyado na nga ang mga yan at alam nga nila ang gagawin sa tuwing crucial time na laro. Hindi rin naman problema yung edad ng mga players dahil nandun pa rin naman talaga ang kanilang laro. Sa katunayan nga mga Chong, ay mas matured nga ngayon ang Gilas players. Plus, si Coach Tim Cohn pa ang hahawak. Panigurado na mamamando sila ng maayos ni Coach Tim at magagawa nila ng maayos ang kanilang sistema. Ang pinaka nakikita lang nating problema ay yung team chemistry. Alam ko mga Chong, nakabisado na nila ang laro ng isa't isa. Pero matagal nga silang nawala sa international stage. At yan panigurado ang magiging challenge ngayon ng ating national team.